kang mga tao ay kadalasan ay kilala sa likas na katatagan at kakayahang maipagtanggol o mailigtas ang kanilang mga sarili sa mga hindi inaasahang mga insidente at kakilakilabot na sitwasyon o pangyayari. Kalimitan kapag ang isang tao ay nakaligtas sa mga sitwasyong halos na kanilang ikasawi ay itinuturing na isa itong himala o kaya naman sinasabi na ang tadhana ay hindi pa sumasang-ayon na sila ay lisanin ang mundo. Subalit ano nga kaya ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay nakaligtas? Ano kaya ang sa kanila ay nagpatatag at sino ang naging sentro ng pinagkunan ng kanilang lakas para kumapit hanggang sa kanilang huling hininga? Mga katinagalog, samahan niyo ako at atin pang mas alamin ang kwento ng mga taong himalang nakaligtas. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat po. Si Jennifer Morey, ng 15 ng Abril ng taong 1995, si Jeffer Morey na mula sa Houston, Texas sa bansang Amerika ay naghahanda na sa kanyang pagtulog kagaya ng kanyang nakagawian. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ang gabi palang iyon ay hindi katulad ng mga ordinaryong gabi kung saan siya ay payapang nakapagpapahinga. Makalipas ang ilang oras ay bigla na lamang naalimpungatan sa kanyang pagkakahimbing si Murray nang maramdaman niya na tila ba na may tao na sa kanyang tabi. Ang salarin ay kargado ng isang patalim at ito ay nakatutok sa kanyang leeg habang ito ay nakapatong sa kanya. Lakas loob na sumigaw at nanlaban si Murray para humingi ng tulong. Subalit saglit na natigilan nang patigilin siya nito at tawagin sa kanyang pangalan. Pagkatapos na matigilan ay muling nanlaban si Murray. Subalit sa kasawi ang palad, ang kanyang leeg ay ang pinunterya ng salarin sabay mabilis na ito tumakas. Sa kabutihang palad, si Murray ay himalang hindi napuruhan at nagawang makatawag sa 911. Agad naman siyang nasaklulohan ng mga ito. Hindi naman nagtagal ay nahuli ng mga pulis ang salarin at napag-alaman na ito pala ay ang gwardiya ng complex na kanya mismong tinitirahan. Si Murray ay patuloy na gumaling subalit nakalulungkot na malaman na ang inaakala niyang ligtas na lugar at taong dapat na makapagbabantay sa seguridad ng kanyang tinitirahan ay ang mismong mananakit sa kanya na halos kanyang ikasawi. Ang salarin ay nabilanggo at nahatulan ng 20 taon na pagkakapi. Si Charla Nash, 16 ng Pebrero ng taong 2009, sinalakay ng isang chimpanzee na nagngangalang Travis ang isang babae na si Charla Nash. Ito ay mula sa Stanford, Connecticut. Si Travis ay alaga ni Sandra Harold simula nang ito ay 3 araw pa lamang. Sinasabi na ang chimpanzee ay may mga insidente na dati na kinasangkutan tulad ng pagtakas nito sa kotse at pagpapahabol sa kalsada ng taong 2003 na siya naman naging dahilan ng malubhang traffic. Pagkalipas ng 6 taon, si Travis ay nasangkot sa isang insidente kung saan nasaktan ito ng napakalubha ang kaibigan ng kanyang tagapangalaga na nagngangalang si Charla Nash. Sinasabi si Travis ay galit na umatake nang mamataan ito na ang kanyang paboritong laruan ay bit-bit ni Charla habang ito ay papalabas ng bahay. Galit na galit at hindi ito maawa kahit pa ito ay sinasaksak na sa likuran ni Sandra gamit ang isang patalim. Natigil lamang ang pag-atake nito nang ito ay mapaslang mismo ng mga otoridad. Sa kasamaang palad, si Charla ay dumanas ng matinding pagkapinsala. Ang kanyang mga kamay ay halos mapunit at ang mga talukap ng mata nito ay halos hindi na maibalik pa. Maging ang kanyang ilong at labi ay napinsala ng maigi at maging ang mga ilang buto sa kanyang mukha. Himala na nakaligtas si Charla sa malagim na pag-atake at sumailalim sa ilang napakaraming operasyon para naman sa face transplant. Si Tim Lancaster,
Ika-21 ng Hunyo ng taong 1990, ganap na 8:20 ng umaga ang co-pilot ng British Airways Flight 5390 na patungong sa bansang Espanya mula sa Birmingham sa Inglaterra ay lumipad at nagpasa ng kontrol ng eroplano sa kanyang 42 taong gulang na piloto na si Kapitan Tim Lancaster. Hindi nagtagal pagkatapos ng take-off ay bigla na lamang humiwalay ang isa sa mga windscreen panel ng fuselage ng eroplano. Sa tindi ng lakas ng pressure, ang pilotong si Lancaster ay nahatak sa kanyang upuan at pagkatapos ay lumabas ito sa bintana ng cockpit na nauna ang kanyang ulo. Sa kabutihang palad, ang control panel ng eroplano ang tila naging harang sa binti ni Lancaster kaya hindi ito tuluyang nahatak palabas ng eroplano. Ang mga crew ay mabilis na nagtulungan at nagsalitan sa paghawak at paghatak sa binti ng kanilang kapitan at paglipas ng ilang pang sandali ay inakala ng mga crew na ang kapitan ay binawian na ng buhay dahil sa matagal na paulit-ulit na paghampas ng ulo nito dahil sa rumaragasang hangin na sinasalubong ng eroplano. Ganon pa man ay nanatili sila sa ganoong posisyon at tiniis ang hirap sa pangamba na kung bibitiwan nila ang kapitan ay magdudulot ito ng malaking pinsala sa eroplano at malagay sa panganib ang buhay ng mga pasahero. Di naman nagtagal ay nagbunga ang kanilang pagtitiis at payapang nakalanding ang eroplano. Sa kabutihang palad, ang pilotong si Lancaster ay himalang nakaligtas na nagtamu lamang ng ilang mga pasa, pilay at maging frostbite. Pagkatapos ng 5 buwan ng pagpapagaling at pagpapahinga, si Kapitan Lancaster ay muling nakabalik sa kanyang trabaho at tila ba parang walang nangyari. Ang babae, si Putney Bridge. Nang 5 ng Mayo ng taong 2017, araw ng Biyernes, ay nakuha na ng CCTV ang isang pangyayari kung saan ang isa nagja-jogging sa kahabaan ng Putney Bridge sa London sa Inglaterra ang bigla na lamang nanulak ng isang babae sa direksyon ng isang rumaragasang bus. Sinasabi na ang babae ay hindi masasabing kilala ng jogger at halos walang makitang dahilan kung bakit niya ito ay ginawa. Makikita sa footage na ang babae ay bumagsak sa kalsada kung saan isang bus ang paparating. Mabuti na lamang ay alisto ang driver na nagmamaneho ng nasabing sasakyan. Kaya naman mabilis na naiwasan ito ang babae at ito ay maswerteng nakaligtas na walang natamo kahit anong pinsala. Sa kasawi ang palad, ang lalaking gumawa nito sa kanya ay hindi na nakilala pa. Mga katinagalog, samahan niyo po ako sa part 2 ng mga kwento ng mga tao na himalang nakaligtas. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabuluhang mga talakayan. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Bobo Nail Pro, 3916, Sunny Amber Chan, Nicole Mahumok, Nel Abirojo, Joffrey Paparon, Mercy Gonzalez, Mark Chano, Kenneth Abapo, Christian Juva Villablanca. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang iba ko pang mga account na ang Ligalig, Orange Chain Friends at Modern Facts. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, and peace out.